National Anti-Poverty Commission o NAPC pinangunahan ng isang dialogo kung saan dinalakay ang naranasang diskriminasyon ng mga katutubo pagdating sa pasweldo ng mga kumpanya maging ang mga oportunidad na makapaghanap buhay sa loob at labas ng bansa. International Labor Organization o ILO, Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169, pinanawagang ratipikahan ng Kongreso. Troy Gomez para sa balita. Dahil sa nararanasang diskriminasyon ng mga katutubo pagdating sa pasweldo ng mga kumpanya maging ang mga oportunidad na makapaghanap buhay sa loob at labas ng bansa, isang dialogo ang sinagawa sa pamumuno ng National Anti-Poverty Commission o NAPC kasama ang sektor ng indigenous people at ilang mga mambabatas ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kabilang sa mga dumalo ay ang mga kinatawan ng Department of Labor and Employment, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa kapakanan ng mga IPs. Bahagi ng aming din paghinaing tungkol dito para maging pantay, maging patas ang mga binibigay ng mga pasahod sa paggawa ng mga katutubo. Sana magkaroon ng resulta at tuloy-tuloy ng ganitong pag-uusap nang sa gayon ay magkaroon ng katuparan ang tamang pasahod sa mga katutubong Pilipino dito po sa ating bansa. Bilang resulta, nabuo ang panawagan na magkaroon ng ratipikasyon ang Kongreso tungkol sa International Labor Organization o ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169 na ipinatupad pa noong taong 1989. Nagkakaroon ng international law governing yung indigenous law dito sa ating bansa. So ito isa sa mga adhikain na ng mga katutubo noon pa. No? Although, masasabi ko naman na ang IPRA at saka ang UNDRIP is medyo sapat na rin no, sa pagkilala ng mga indigenous people. Ikinatuwa naman ng NAPC ang positibong tugon ng mga ahensya na maratipikahan ang nasabing kasunduan sa kabila ng kakaharaping mga balakid. Handa naman si North Cotabato 2nd District Representative Nancy Catamco, Chairman ng House Committee on National Cultural Community, ang tinuguri ang champion ng mga IPs na dinggin sa kanyang komite upang agad na maaksyonan ang hinaing ng mga IPs pagdating sa naturang usapin. Magiging role ng committee na to convene all the agencies and get the consensus para maipasa ang ito sa DFA for the concurrence and then to the ILO. Troy Gomez, nag-ulat para sa Newsline Philippines, Sunshine Media Network International.